it is deep. Night after night, the past slips in and gathers on my sleep. My days are just an endless dream of emptiness to me. Isang puno-puno ng pagpapalang hapon ang nais kong iparating sa inyong lahat. Ano po? Sa lahat ng mga kasama natin na lumabas na po sila. Tapos na ang kanilang Pinoy Buhay Kooperatiba. At ang isang masayang kahapon ang talaga namang masasabi ko pong sweet memories. Maaaring yung nakita na nung iba kanina. Mm-hmm. Pero sa akin, hindi ko po naihanda yung mga pictures na iyan. Pero kung meron pang kopya ang ating ating kasamang JR dito, meron, ay nakakatuwa po na isang experience para sa akin na makatungtong mismo doon sa tahanang walang hagdanan. Ano? Sa kanilang 46th year na po ng kanilang anniversary. Nakakatuwang makasama ang mga masasayang mukha ng mga tao na na hindi nyo po iisipin na makikita po ninyo doon sa mga iba, no? Kung bakit sila, marami ang aking mga nakikita, mga buo ang katawan nila, buo sa kanilang ang kanilang pagkatao, ano po. Pero walang kulang sa kanila kung titingnan mo, normal na normal. Samantalang dito ko nakita ang mga genuine ng ngiti ng mga taong yan. Ano po, yung mga walang kulang ang kamay, hindi makatayo, meron silang, lagi sila sa wheelchair nila. Pero ang sasaya po nila, parang hindi mo mababakas yung kanilang mga kalungkutan na sila ay ganoon ang kanilang naging kapalaran. Ano po? Yan po yan, yung mga larawan na yan. At isang karangalan para sa akin na ako po ay nakarating nga dyan, naging bahagi kahit paano po. Dahil ako po ay agang nagpaalam at nakadalo din naman.
sa pulong, pagpupulong ng mga officers ng PNP Rizal, ano po, yung press corp ng Rizal. Nakakatuwang mamit ang mga kasama natin doon na ilang meeting na sila na ako naman po ay hindi nakakadalo dahil nga po kung magmi-meeting po talaga ng Friday, ano po, andito po ang inyong lingkod. At siyempre gusto ko po yung live tayo na makakakada upang palad magkakasama sa maghapon. Ano po, hindi naman maghapon talaga, sa buong oras natin sa ating programa. Okay, at dahil po, bago tayo, dahil dyan, nauna po yung mga ano, no? Bago tayo tuluyang magpakalaot sa lahat ng ating mga pag-uusapan para sa araw na ito, narito po ang ating panalangin. Isang puno ng pagpapalang panibagong araw na dulot mo, mahal na Trinidad, mula sa pagmulat ng aming mga mata at sa lakas ng katawan na aming taglay upang harapin ang maghapong ito. Pagpalain mo nawa ang lahat ng humihiling sa iyo ng pagbabago sa kanilang buhay na nais nilang maahunan. Magtagumpay sa kanilang layunin na makabubuti para sa kanilang pamilya, para sa nakararami. Pagkalooban mo nawa ng kaligayahan sa pag-ibig, tagumpay sa hanap buhay, kaligtasan saan man o anumang gawain ang ginagampanan ng bawat isa, at kagalingan at lakas ng katawan ang mga taong nagdurusa sa kanilang mga karamdaman. Makatagpo sana sila, nawa makatagpo sila ng kalutasan sa lahat ng kanilang mga suliranin at karamdaman. Ang lahat ng ito ay aking hinihiling, mahal na Trinidad, sa pamamagitan ninyo walang hanggang pagmamahal sa amin na iyong nilalang. Ang lahat ng papuri at karangalan ay muli kong binabalik sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng iyong pinakamamahal at bugtong na anak, ang kaisa-isa mong anak, ang anong Panginoong Hesukristo at ng Espiritu Santo na kasama mo sa kalwalhatian ng langit. Amen. Every time I hear a newborn baby cry, or touch your lips, or see the sky, then I know I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch your lips, nako, kabi-kabila po ang naririnig kong huni ng bumbero. Ano po? Kanina po diyan sa may Pasig, diyan sa may tramo, no, lumabas diyan yung mga ilang sasakyan na ng mga bumbero, at napaka talagang nakakapagpaalala. Sa March pa po ang Fire Prevention Month, pero sa sobra pong init na nararanasan po natin, ay mag-ingat-ingat po tayo, ano po. Kasi iwasan natin po yung mga anak po natin, ano po, ay makahawak ng posporo o anumang bagay na pwedeng pagsiklaban, ano, pagsimulan ng apoy. Sapagkat talagang mas madaling magkaroon ng sunog ngayon dahil sa init ng paligid ng ating kapaligiran. At lalo na ko po, kung kayo po ay nakatira dyan sa mga ang tahanan po ninyo, ay mga gawa sa maninipis na at mga luma ng mga kahoy, ano po, mas madaling madilaan ng apoy yan, ay magsisiklab po kaagad yan. Kaya ingat-ingat lang po, kahit na nga po sa isang buwan pa yung prevention na yan, ngayon lang po kung saan-saan ko na po na nababalita na merong mga sunog na nagaganap. Ano po, bilang kabahagi kasama ng Rizal PNP, ano po, nakikita po natin sa aming mga group chat ang mga balita na yan, na nakikita natin yung mga kung saan nagkakaroon ng mga sunog. Ano po, bukod pa nga po doon sa mga ibang ginagawa nila para sa ikatatahimik at ikakapayapan ng ating ng mga kapulisan, ano po, kakapayapa ng ating mga pamayanan, ano po. Kaya sama-sama po tayo, magkaisa po tayo na mag-ingat, ano po, sa tao, sa bagay, yan, na makakalikha ng sunog.
Okay. At doon sa mga tao na walang hangad kundi ang makapaminsala ng kapwa nila na hindi na iniisip kung yung baya talagang hindi makakapagbigay o makapagdudulot ng kalumbayan sa mga nakakarami. Ano po? At naapektuhan. Kaya yan po. Paalala lang po. Ano po? Okay. Para po sa araw na ito, ngayong araw na ito ng Biyernes, 22 ng Pebrero. Tingnan natin. Ano ba ang ating pagbabaliktanawan? Okay, tingnan natin po. Tingnan natin yan. Lagi may ano, balik tanaw lang. Mamaya, merong akong request ng aking kaibigan. Okay? Sino ba yung nandyan sa taas? Sorry po ha. Hindi ko nakikita kasi naka-ano dito. Ano ba tawag dito? Naka-steel. Kaya hindi natin makita itong ating mga ano dito. So, punta tayo doon sa ibang lugar. Ayan, tingnan natin. Ayan po. Tingnan natin para makita natin ang mga sino po ba yung mga yan. Yun na. LB Manuel Lapus. Ayan. Hello, friend. Thank you for watching. Kamusta kay Ate Nene? At kay Ate. Ayan, ako po naman, talaga naman. Sa lahat, sa iyong buong pamilya dyan. Sa Sampaguita Street. Yan, talaga naman, alam pa yung street, ano? Siyempre, galing ako dyan. Nakakarating tayo dyan, kaya masarap maglaboy talaga pagka naka-motorcycle. Kahit saan mo gustong pumunta, pwede. Kaya lang, may limitasyon ako. Hanggang Binangunan naman. Hanggang doon sa Kainta. Hanggang sa, yan po yung mga limitasyon ko, no? Hanggang doon sa paligid-ligid. At thank you po sa pag-aalala ng aking mga pamilya, ng aking panganay, si Angela Mira Singh. Ano po? Ingat, anak. Ingat-ingat lang sa pagtatrabaho dyan, pag-inom ng malamig, ha? Huwag magpakagutom. Biglang ganun, ipinaalala, no? Kasi siyempre, alam po naman natin na mahirap po yung nagpapakagutom, no? Nakakalimutan ng kumain dahil sa trabaho. Ayan. Ano pa? Yung pong ang mga anak natin na nandiyan dyan, kung saan man sila naroroon at kung anumang oras sa kanila ngayon, kung ano man ang kanilang ginagawa, patnubayan nawa sila ng ating Panginoon. Ano po? At ganun din ang lahat ng mga kaibigan, kapamilya, no? Lahat yan, kapatid, kapuso, yun, sige. Lahat, lalo yung mga big friends ko, no? Na sana po naman ay nasa mabubuti kayong lahat ng kalagayan. Okay. Mira. Ako pala yan. LB Lapus, sino pa yung nasa taas? Hindi ko makita. Ano. Ayan na. Okay. So glad you're enjoying this. Ano. Thank you for watching. Okay. Tuloy-tuloy na ang mga alaala po ngayong araw na to. Sige, yan. Yam Rama, thank you. Sige, get well soon. Nako, ganun eh. Mahalin po natin ang ating mga nag-iisang buhay. Kung ano po ang inaakala natin na pwedeng ipaghaba ng ating buhay, ano po? Kasi maraming challenges ang buhay. At masayang lumalaban tayo sa lahat ng challenge na yan. Tayo, sige. Okay? Ngayon, February 22, 2019, meron na lamang 312 days na natitira sa taong ito. Okay. February 22, 1888, nilisan ni Dr. Jose Rizal ang Hong Kong sakay ng barkong Oceanic patungong Yokohama, Japan. Okay. February 22, 1999, sinabi ni Senator Aquilino Pimentel na dapat magpasalamat sa EDSA ang pamilya ni dating President Marcos dahil ang naturang rebolusyon ang nagligtas sa kanila sa kamatayan. Kung hindi raw dahil sa EDSA, malamang nabitay na ang pamilyang Marcos dahil sa pang-aabuso. Okay, walang anuman po, Ms. Yam Rama. February 22, 1889, ipinaabot ni Apolinario Mabini kay Emilio Aguinaldo ang pagsasara ng Kongreso at ang pagbigay ng pangalan sa permanenteng komisyon. Okay, ipinaabot din niya na nais ni Pedro Paterno nagampanan ang pagiging hepe ng mataas na hukuman. February 22, 1942, inutusan ni US President Franklin Roosevelt na lisanin na ni General Douglas MacArthur ang Pilipinas.
Alicia Innocencio Ansures is watching. Thank you for watching. February 21, 1986, ipinahayag ni Nina Fidel Ramos at Juan Ponce Enrile ang pag-uurong ng kanilang suporta sa pamahalaang Marcos. Nandaya umano si Marcos sa February 7 snap election at si Corazon Aquino ang nanalo. Okay. February 22, 1732, ipinanganak si George Washington, ang kauna-unahang presidente ng United States. February 22, 1974, tinangkang patayin ni Samuel Vick si U.S. President Richard Nixon. February 22, 1983, pinatay ng Hindus ang 3,000 Muslims sa Assam, India. February 22, 1997, inihayag ng scientist na si Roslyn Scotland na nagtagumpay ang ginawa nilang pag-clone sa tupa na nagngangalang Dolly. At ang kasabihan ngayong araw na to, be thankful for the hard times for they have made you. Ayan, tama po yan. Dahil pa po yung mga hard times na nalampasan po natin, yan po yung naging ikaw ngayon. Kung paano mo, kung anong klaseng pagkataon mo ngayon, ano po, na ikaw ay natuto sa mga mistakes ng kahapon at doon sa mga problema, mga suliranin na matatapang na nahaharap. Ayan, yan po yan, no? So, be thankful for the hard times dahil ikaw ngayon iyan. Ha? Kung ano ka ngayon, kung gaano kang katatag at katibay. Yes. So, para kay Ninpa, ayan, mamaya yan. Gusto ko pong yung request niya ay ating patugtugin. Ano po? Okay? Tagpuan. Ganda daw yan eh. Tingnan ko nga po. Okay, good afternoon, Tita Mel. Yes, good afternoon to Alicia Innocencio Ansures. Happy watching! Di ko inakala darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Batala na ubusan ng bakit. Umalis nang walang sabi, bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitamang tadhana? At nakita kita sa takbuhan ni Batala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo sa paano manaitamang tayo?
kita kita sa takbuan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo nung ako'y back to our program, Sweet Memories, talakayin at iba pa. Kasama ang inyong lingkod, Madam Butterfly, Melmira. At mamaya po, ito pong ating susunod na bahagi. Ano po, ang ating pong kaibigan, kapartner sa Kalusugan, Lerma Mendoza, ay hindi po natin makakaniig ngayong araw na to. Wala siyang boses. Ang kaya nag-concert ang ating kaibigan? Ano? Okay, so ganun pa man, tuloy pa rin ang ating program na yan. Okay, tungkol dyan. Siyempre, maya-maya lang ay nandiyan na naman tayo. Okay. At siyempre, tingnan nga natin itong isang pangyayaring kagilagilalas na ito. No? Tingnan natin, ha? Isang barbershop sa Hanoi, Vietnam, nagpagupit ang siyam na taong gulang na si To Gia Hui. Pagkatapos gupitan, naging kahawig na siya ni Kim Jong-un ng North Korea. Yan. Ayon kay Hui, marami raw ang nagsasabing kamukha siya niya ang North Korean leader. Yan natin. Isang tricycle driver si Hai. At bagamat wala siyang pagkakahawig sa US President naman, ay ginaya pa rin niya ang kulay ng buhok at hairstyle nito dahil talagang tagahanga niya raw siya nito. Okay? Dalawa lang, sina Hui at Hai, sa mga kumagat sa alok na libreng gupit ng barberong si Lee Tuan Dong na gustong sumakay sa magiging pagharap ni na Trump at Kim Jong-un ng Hanoi. City of Peace daw ang Hanoi at ng marinig daw nila ang balitang summit na sa kanyang siyudad ay naisip niyang mag-alok ng libreng gupit na katulad ng hairstyle ng dalawang leader bilang kontribusyon sa paggunita sa napipintong summit. Ano, ayun. So, dalawa lang. Imagine ninyo, libre na nga. Dalawa pa lang ang nag-ano. Na, kasi siyempre, meron tayong hindi nila idol yung mga ano, ayan, hindi natin maiiwasan niyang ganyan. Siyempre, siguro, kung yan pa naman si ano, yung Korean star, siguro, eh, nako, mas maraming mga teenager ang magkakandara pa para magpagupit. Ano? Okay? So, yun yung ating kagilagilalas na balita. At ang oras natin, yan, tingnan na natin. Ang oras natin ay 1:27 sa buong kapuluan at ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Maximum Corporation. Kapag nahinahanap mo ay pinakamabi sa wag na wag ka magkakamali, piniila na tama. Sodium at morbid at dapat ang acidic. Crystalline pure para ang pera mo ay sulit. Ito na nga ang kasagutan upang may iwasan ang sakit. Konting halagang ilalabas, magandang kalusugan ng kapalit. Mag-maximum vitamin C na kaibigan na nito ang awit ay pakinggan. You gotta live longer. You gotta feel better. You gotta take maximum.
kailangan pagkamot, pati na asthma, arthritis, o dengue, sabi nito, glaucoma at pati hemorrhoid, constipation, cancer, insomnia, tapos ang iyong depression, sa diabetes, huwag na huwag mag-PPEs, pati sa napakadelikadong cardiovascular disease, napakarami pang sakit na maximum lang ang sagot, makinig ka sa akin at hindi ka malalagot. Okay, ang Maximum Corporation gives you the best health products in the market since 2010. Affordable for the whole family and as low as 2,000 capital. Ay pwede na kayo para makakuha ng malaking discount kahit paano. Yan para po sa inyo. At pwede rin yung ituloy pag maging business. Ano po? Okay, next. Ayan, ang Maxi Greens. Okay, 8 superfood combination po yan. Guyabano at mangosteen. Barley at wheatgrass. Perlina at chlorella. Moringa at spinach. Suportahan ang inyong pamilya. Only 750 per bottle. Kung kalusugon din lang ang inyong hinahanap. Ayan na, kumpletong-kumpleto sa pamamagitan ng 8 superfood combination na food na yan. Ano po? Next is, meron tayong Maxi Coffee sa lahat ng mga diabetic at hindi diabetic, ano? Pwedeng-pwede ito basta coffee lovers, ano? 8-in-1 coffee. At taglay nito ang agaricus, acai berry, barley, malunggay, mangosteen, coffee, non-dairy creamer and of course ang kanyang safe na sweetener, ang stevia. Okay. Meron tayong Maxi Juice. Kung kayo po ay magpapabao ng mga juice sa inyong mga anak, ito na, ipagtimpla sila ng napakasarap na Maxi Juice. May chlorella na pampatangkad, may goto cola na pampatalino. Malunggay sa nutrisyon at guyabano, anti-cancer na po ito. Only 750 per box. 20 po ang laman yan, kaya makakatipid po kayo, sigurado pa na masarap at masustansya ang baon ng anak nyo. Okay. Next, at ang ating pangbato, syempre ang ating maximum vitamin C, non-acidic vitamin C, no side effects, kahit po ano po ang inyong iniinom, ano po, kahit bata, matanda, no side effects, no contraindication para sa mga may mga iniinom na mga galing sa doktor na gamot, ano po? Okay, no overdose dahil ito po ay water soluble. Kaya po kung sosobra nito ay iihi po lamang ninyo. So, no overdose. Immune system booster, siguradong sigurado kayo na kayo ay lalakas. Safe for the whole family. Only 750-100 capsules po ang laman. Okay, next. Okay, ako na pala yun. At syempre, saan kayo pupunta, matutungo para sa kaalaman? For product knowledge and business orientation, see you at the office address. Unit 1228 Mega Plaza Building, ADB Avenue. Ortigas Center, Pasig City. Ulitin natin, for products and business orientation, see you. Unit 1228 Mega Plaza Building, ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Ayan, para po kayo ay makamenos. Ayan, maganda po na magpa-member tayo. Tayo po naman ay masaya pagka tayo ay nakaka-discount, di po ba? Yan po yung kagandahan sa ating mga Pinoy. Hindi naman tayo ganun ka, ano na, makatawad tayo at magkaroon tayo ng negosyo sa maliit na halaga ay nakakapagdulot sa atin ng ano yan, ng kasiyahan sapagkat kung sakali na matutunan po ninyo ang pag-sharing yan, naniniwala po ako na kayo po ay kikita na po nang walang kahirap-hirap. Bakit po? Kasi ang tanong po dyan, bakit? Kasi po ang vitamin C ay napakadali pong ibenta. Ano po? Halos lahat from babies to adults na pwedeng hanggang sa pinakamatanda na hanggang nabubuhay pa ay pwede pang uminom ng vitamin C na yan. Ano po? Huwag kayong mag-alala sapagkat napaka-safe ng maximum ano, pure sodium ascorbate vitamin C. So, yan po yung ating maximum products. Okay. Tingnan natin. Ito naman po yung ating pag-uusapan no, tungkol po doon sa leukemia. Kasi kanina, meron po akong kakilala no, na nagtanong sa akin, ano daw po ba ang pwedeng ano ba ang pwedeng gamitin para o inumin para
sa sakit na leukemia. Siya, hindi naman siya ang may sakit, ano? Hindi siya. So, meron siyang kaibigan. Okay? Tingnan natin, ano ba yung leukemia? Leukemia is a group of cancers that usually begin in the bone marrow and result in high numbers of abnormal white blood cells. These white blood cells are not fully developed and are called blast or leukemia cells. So, yan po yan. Ano ba yung pagkakadiagnose dyan? Sa pamamagitan, paano mabadiagnose? Sa pamamagitan ng blood test, bone at bone marrow biopsy. Paano naman gagamutin? Ito po yung pangkaraniwan na ginagamit. Ano po? Kasi po pagka magpapa-check up po tayo sa doktor at iyan po yung sa pamamagitan ng kanilang blood test at bone marrow biopsy, malalaman nila 'yan. Ngayon, ang paggagamot po na nai-recommend nila is chemotherapy, radiation therapy, radiation therapy, targeted therapy, yung pong titingnan po nila yung bone marrow mo kung ito po ay kailangan na ma-transplant. Ano po? Okay. Ano ba ang mga symptoms? Pagdurugo, madaling ma-bruise, madaling masugatan, okay? Magalusan, palaging nanghihina, feeling tired, merong mga lagnat, okay? Fever. Increased risk of infections. Ano po? Mas madalas na siya ay madaling kapitan ng mga infection kung siya ay mahina talaga. Ano po? Risk factors. Smoking. Ito po yon. Sa pamamagitan ng sobrang paninigarilyo. Family history. Kung meron po yung kanilang pamilya na meron ng nagkaroon ng mga sakit na ganyan, makikita rin naman po natin yan. Parang katulad din ng sakit sa puso. Ano po? History. Kagaya nung sa aking hubby, yung tatay niya, nanay niya, siya, ayun ang kanilang mga naging sahi ng kanilang kamatayan, yung heart, yung heart disease nila. Okay? Parang ganito rin yung ating leukemia. Ano po? At ito po ang ating ang leukemia ay nakukuha rin po ito doon sa mga taong mahilig pong magpuyat, no? Yan. Yan po, kailangan po maging maganda rin po ang lifestyles ninyo. Kailangan na sumusunod kayo doon sa pagkain ng masustansya, okay? At iwasan nga po natin ang mga labis na hindi tama para sa ating katawan na nakapagpapahina sa atin. Ano po naman ang pwede nating inumin o gamot? Sa pamamagitan din po ng mga sinasabi na at irerekomenda ng ating mga manggagamot ay pwede, masakuhan po ninyo at maipapayo sa kanila ang mga tamang dapat nilang gagawin o iinumin. Ngayon po, yung iba po ay hindi po masyadong nagpapagamot sa doktor. Meron po namang umaasa sa mga herbs, ano po, o kaya doon sa mga food supplements. So, tiyakin lumang po ninyo na nasa tamang kayo, yung mga gustong uminom ng mga food supplements, siguraduhin po lamang ninyo na sa tamang brand, kasi merong mga nakikita tayo dyan, no? At may nababasa pa ako na nakakalungkot, no? Yan. So, doon lang po kayo sa tama magtutungo at doon maghihingi ng payo. Okay. Malalaman din po yan sa pamamagitan po ng MRA. Ano po? Magnetic. Ayun. Resonance Analyzer. Yan po. At ang ating kaibigan, Lerma Mendoza. 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 Ay, nandyan po sa Angono Public Market yan. Meron po silang dyan. MRA check-up. At nandoon na rin. Meron na kayo silang maire-recommenda po sa inyo. Ano po? So, at ikaw partner, paano lang? Wish ko lang get well soon at nang sa next Friday ay bigyan mo ito ng pagdidiin at i-review uli natin itong tungkol sa leukemia, no? Maganda kasi naman itong mga ganito na napapag-usapan, nabanggit ko lang dito at bigyan mo ng kwento, biglang ganyan, no? Para yung mas makatulad ng ginagawa natin na yung pagsishare natin mula sa pagsisimula ay natin siya na ikukwento or na i-share natin sa ating mga taga-subaybay. Okay. At request po tayo ng isang awitin para sa ating mga taga-panood. Ayan. Thank you.
every moment is loneliness. In my life I have known joy and bitterness. In my life everything is but emptiness. I'd been a fool to cling to dreams that won't come true. Everything is but miseries. In my life, no one knows what a fool I am. In my life, I have loved someone not for me. I'd been a fool to dream. Sad is my life today. I ask the Lord. But miseries. In my life, no one knows what a fool I am. In my life, I have loved someone not for me. I'd be a fool to dream. Sad is my life. Okay, para sa ating karakter at realidad. Hindi po natin pwedeng alisin sa ating mga, sa lahat ng mga tao, ano po, yung sobrang mag-isip, ano po. Marami kasi tayong mga bagay na iniisip, lalo na po yung mga may asawa, ano po. Kasi, lalo na at malaki na ang kanilang pamilya, nariyan, paano nila pagkakasyahin ang kanilang sweldo, kung paano makakatulong ang asawa sa kanyang asawang lalaki, ano? Para mapagtulungan nila na maging maayos at masagana ang buhay nila. Okay, maraming mga bagay yan. Ngayon, sa mga kabataan naman, ang kanilang mga pag-aaral, lalo na kung mga nasa high school or college na yan, meron naman yan mga, may mga iniisip sila na mga katulad ng mga boyfriend, ano, yung mga kaibigan, kabarkada, marami po tayong mga pinag-iisip na ganyan. Hindi po natin maaalis yan sa ating pagiging nilalang. Sa ating paglalakbay sa mundo na to, lahat ng yan ay atin pong madadaanan. Mayroon pa nga dyan, mga kabata-bata pa, pero mature na ang isip nila, paano ang gagawin nila para makatulong sa kanilang mga magulang. So yung paggawang pag-iisip, yan po ay hindi natin maaalis sa lahat ng tao yan. Pero meron po rin namang naniniwala na kung may mga problema at iisipin lang sandali yan, ay hindi magiging maapektuhan na gaano ang inyong kalusugan. Ano po, kailangan magkaroon kayo ng sarili niyong pamamaraan upang paano ninyo maiiwasan ang sobrang pag-iisip.
at nang sa ganon ay hindi maapektuhan ang inyong kalusugan or ang pamumuhay ninyong ng inyong pamilya, kayong mag-asawa, ano po. Kasi katulad niyan mga magsisimula pa lang na mag-asawa, ano po, yung mga nagsisimula, sweet ang kanilang mga honeymoon, sweet ang kanilang nagiging kauna-unahang mga linggo, ano po. Pero pagka tumagal-tagal na, nandiyan na, nagkakakitaan na ng kanilang mga hindi ng kanilang kahinaan sa bawat isa, ano po, kaya nagkakaroon na sila minsan ng mga pagtatalo sa kanilang maagang pagsasama, ay nagkakaroon na sila ng mga pagtatalo dahil doon sa mga, lalo na kung mga hindi pa handa, ay nagkakaroon na sila at may dadating na na dadagdag sa kanilang pamilya kung hindi pa naman kailangang may dumagdag, ano po. At syempre pag-iisipan nilang mabuti yan. Doon naman sa may mga pamilya na nagpapaaral ng mga anak, siyempre, ano ba ang unang-unang nagiging problema nila? Siyempre, yung mga bills, ano po, yung mga bayarin. So, at yung mga pagkain sa araw-araw, baon, yan lahat ng yan ay kanilang laging iniisip. Bukod pa doon sa mga gawaing bahay. Kaya nga, ako po ay nakagawa din ng tula ng tungkol dito sa ganitong sitwasyon. Ang gawang mag-isip, ano po. So, isi-share ko po ito sa inyo. Ito po ay nagawa ko po noong 1993. Ayan. Kasi po, mahilig po talaga tayong magsulat-sulat ng mga kung ano-ano dyan eh. Kaya, nai-express natin kung ano man yung gusto nating ma-express at napasama sa media. Kaya, nagkaroon ng mga ano sa dyaryo. Kaya, nagkaroon po tayo ng mga koneksyon na naging dahilan upang maipahayag ko po yung lahat ng mga iniisip ko. Okay. Ang gawang mag-isip, okay? Tingnan natin, ano ba ito? Tuwing umaga, kung ako'y magising na, mapaalas dos, alas tres, walang ipinag-iba. Mulat na matay ayaw ng sumara, kaya't kailangan tumayo na, kumilos na. Walang tigil ka iisip kung anong uunahin. Sa mga gawaing araw at gabi ay aking kapiling. Dapat siguro ay pagpalit-palitin ng excitement at hamon ay madama pa rin. Maraming pangarap na nais abutin, isa man sa kanila ay di pa nararating. Ito po yung 1983, ano po? 1993, okay. Gayon may walang pag-alala dito sa akin. Alam kong darating din ang tamang sandali. Katuparan ng pangarap na aking minimiti. Pansamantalay dapat harapin at pag-inamin. Itong kasalukuyang araw na ngayon ay akin. Mm-hmm. Ang gawang mag-isip dapat ay alisin at sa gabi na lamang ating paglimiin. Okay, yan po yung aking nagawang tula dahil po naramdaman ko po yan noong mga panahon na yan, no? Na talagang kailangan kong tuwi na ay nag-iisip ano ang gagawin, ayun ang gagawin. Pero kung tutuusin po, kailangan po talaga natin na iayos, itama, ano, schedule ang lahat ng ating mga gawain. Kaya sana, kahit paano, itong tula na ito ay medyo nagkaroon ng inspirasyon doon sa mga palaisip na hanggang kaiisip na lang, hanggang na-paralyze na lang dahil puro pag-iisip ang ginawa. Ano po? Hindi po lahat ng sandali ay dapat tayong mag-isip na lang ng mag-isip. Kung tayo po ay sa araw ay gising na, gawin na lang natin kung ano yung mga nakahain at nandyan sa ating harapan ng sagayon po. Isa-isa. Ayan, usa. Usa tuloy na sabi. Ano, pabisaya. Usa-usa. Okay. So, sana po, ang sobrang pag-iisip ay ating pong iwasan. Kasi po, nakakapagpahina din na yan ng ating katawan. Yung sobrang pag-iisip, tandaan ninyo, kahit hindi pa kumikilo sa sobrang pag-iisip ninyo, nangyayari na kayo ay napagod na rin. Okay. At para, next song tayo. Thank you, JR. Next song. As dark as it is deep, night after night, and colors on my sleeve. My days are just an endless dream of emptiness to me. Filled only by the fleeting moment. Oh.
start to flow. I'll cry myself to sleep and wake up smiling. I'll miss you, but no one will ever know. I'll tell them we've grown tired of each other and realize our dreams could never be. I'll even make believe I never loved you. Then no one will ever know the truth but me. I'm pining each time the past comes back to haunt me so. No one will ever see the tears I'm hiding. You've hurt me, but no one will ever know. I'll tell them I found true love with another, but I was glad that day you set me free. I'll even make believe I never loved you. Then no one will ever know the truth but me. Just an endless dream of emptiness to me. Filled only. Okay, alam nyo, kahit ano po, marami pong mga balita pa rin tungkol doon sa outbreak ng tigdas. Red alert pa rin. Tumataas pa rin ang bilang ng kaso ng tigdas sa buong bansa. Nagdeklara ang DOH ng measles outbreak sa Metro Manila at limang regions. Umabot na ang kaso ng 4,302 at 70 bilang na ang namatay hanggang noong February 9, 2019. Kaya ingat-ingat. Payo ng DOH Secretary Francisco Duque III na payuhan ng ang mamamayan na paigtingin ang nutritional status at oral rehydration ng mga tao. May tips ang DOH sa mga hakbang para maiwasan ang tigdas upang bumaba ang bilang ng mga namamatay sa measles. Ano po? Tingnan natin. Ito po yung payo ng DOH. Una, uminom ng maraming tubig. Pangalawa, kumain ng healthy at nutritious na pagkain. Number 3, kontrolin ang lagnat. Okay, pagka may lagnat na, tingnan na ninyo, bantayan na ninyan. At kung medyo ano, sikapin na maagapan ka agad. Ayan, okay. Upang maiwasan ang tigdas ay magkaroon ng immunization na pabakunahan ang mga sanggol at bata. Ayan yun, immunization. 5, mag-take ng vitamin na supplement kahit sa may edad na 9 months old. Okay, tama-tama ang ating vitamin C dyan. Ano po? Pwedeng isama sa dede. Number 6, pumunta agad sa local health worker or health facility para sa vaccines at tamang advice. At ang pang-7, madalas na maghugas ng kamay, takpan ang bibig kapag uubo o bahahatsing. Umiwas sa mga may tigdas. So yan po yan. Ano po? Okay, tama-tama po diyan sa ano sa atin
sa Tigdas outbreak nito, ano po, ang ating maximum vitamin C, ano po, hindi naman ito kamahalan, 7 pesos and 50 centavos lang naman po ito doon sa mga pangkaraniwan na nabibili natin, kagaya diyan sa mga mercury drugs, ano po. Okay, ang pinakamaganda po dito, basta meron po kayo niyan sa bahay, meron na rin po kayong para kayong pang-emergency, ano po, baka nilagnat, ayan, okay, kaya uubuhin, ano po, pwede nyo pong magamit ang vitamin C na yan. Wala pong ano yan, wala pong, hindi po nakakatakot sapagkat yung aking apo po noong araw, napainom ko na po yan, yung aking 8 years old ngayon, si Alexa, Mary Alexa Mira, ayan. Alam po ninyo, ano yan? Sa pag-ELBM, magaling din po yan. So, sa pag-ELBM, kasi kailangan po rehydrated tayo. Yung mga bata, kahit sino, yung mga may edad na hindi nag-iinom ng tubig. Alam po ninyo, malaking ano yan, factor sa atin para magkaroon kayo at kapitan kayo ng mga hindi inaasahang mga sakit, ano, gaya ng UTI. Yan, kasama pa rin yan. Yung mga ubo-ubo na yan. Bakit? Kasi po, kung minsan, yung ating bagay, halos hindi na nahuhugasan ng tamang tubig yan. Ano pa yung para mapalitan ng ang ating katawan po ay 80% ng ano ng alkaline ano na tubig ano po kailangan po yan ay masusuportahan po natin kung hindi pala inom ang mga bata ng tubig yung mga mineral water ano yan po ang siguraduhin niyo na pinainom niyo sa mga anak niyo dahil hindi po tayo nakakasiguro doon sa mga tubig na andyan lang o kaya yan direct tayo diyan sa tap water natin hindi natin alam yan kung yan ano ligtas talaga o germ free ano po kaya kailangan po doon sa mga bumili na lang po kayo ng mineral water para sa kanila lalo na po doon sa mga bata natin sapagkat mas mahihina ang kanilang mga immune system ano mas madali silang tamaan ng mga sakit-sakit kaya po kailangan lagi kayo may vitamin C sa inyong tahanan. Ganito, kung sila po ay uubuhin na ganyan o kaya para iinom ng tubig sa baby pwede po ninyong ilagay yung ano yung kalahati ng ano ng laman ng kapsula i-shake ninyo po doon sa mga bottled milk nila kasi maganda 'yan maiinom nila ng direkta ano po okay at doon sa mga nag-LBM naman kasi po nga sa init lamig ng panahon ang mga bata natin kung minsan ay nag-LBM ano po maganda po 'yan na paiinumin niyo po sa dede kung ang milk nila ay ano talagang ano na nagdededi sila sa kanilang battle, ano? Hindi sa nanay. Okay. So, ang ano po niyan, ikakanoon niyo po doon sa, ano, sa tubig. Doon sa kanilang milk, yung ano, shake ninyo, yung ano, matutunaw naman po kagad yan, hindi rin nila malalasahan yan sapagkat kasama na ng kanilang milk. Ayan. Kahit nga ano, yung aking baby noon, yung baby ko pa yan si Alexa noon, tinuruan ko po yan kumain. Mga 1 year old pa lang po, pinangangata ko na ng ano yan, ng vitamin sa capsule. Tinuturuan kong ngumuya. Paano niyo po matuturuan ang mga bata, no? Mga 1 taon, 3 taon, kung paano ninyo paiinumin ng kapsula ng vitamin C. Madali lang po yan. Pagka po sila ay nakaharap sa inyo, uminom po kayo. Isubo po ninyo yung ano, hihingi yan. Maniwala kayo, hihingi yan. Kasabihin yan, gusto. Sasabihin ako naman, ay hindi mo to gusto kasi hindi mo to makakain, hindi mo to ngunguyain. Sabi kong ganyan. Eh sabi niya, hindi, gusto ko yan, kakainin ko yan. Ganyan yung ginawa ko sa aking apo na si Alexa noon. Kaya pagka po yan na yan, pag sinabi, sige nga, titingnan ko nga. Bibigyan ko na yan, ngunguyain niya. Mayroon akong ano, basong tubig na nakalaan sa tabi. Oh, tapos papakita pa niya, labas dila. Wala na, wala. Oo nga, very good. So natututo, pwede niyong turuan ng mga bata. No? Basta may ngipin. Ngayon, na mangunguya nila yung kapsula. Pero yung iba naman pwede sa dede nyo papadaanin. So, maganda po yan na ano. Dahil po mga na-experience ko po yan doon sa pagpapalaki ko doon sa aking mga apo, sa aking sarili, no? Sa matatandaman, naranasan ninyong mag-LBM kayo, pabayaan po ninyo yan. Inuulit ko ito. Pagka nadadating tayo sa parting ganito na mag-LBM, pasalamat po kayo kay Lord. Pasalamat kayo sa pagkakataon na kayo ang nag-LBM, stay lang kayo sa bahay. Huwag po ninyong gagamutin kaagad. Bakit? Kasi po kailangan kasi pagka kinontrol niyo kaagad diyan, pangit hindi siya okay. Kasi makokontrol ninyo yung pag-LBM pero agad.
gusto ninyong pagalingin kaagad. Ang maganda dyan, pag nag-LBM po kayo, stay kayo sa bahay. Pag galing ninyo sa CR, inom kayo ng isang basong tubig, mamaya, mararamdaman ninyo, babalik na naman kayo, hintayin po ninyo na malinis ang inyong bituka. Ayan. Pagka yung talagang yung tubig, talagang nagtubig na yung lumalabas na yan sa inyo, at hanggang sa maging malinis na yan, ayan. Yun na yung pagkakataon na magsalin kayo ng, magtunaw kayo ng dalawa o hanggang tatlong kapsula. Malalaki na po ito, ha? Yung malalaki, dalawa o hanggang tatlong kapsula ng tubig, ng vitamin C, tapos ilagay nyo sa tubig, isang basong tubig, at saka nyo inumin. Ayan. Sigurado po sa inyo, dahil naubusan na kayo ng ilalabas, ano na, sa makalawa na ang pag-CCR ninyo, no? Ganun po ka-effective yung ating vitamin C. At pati hindi po kayo manghihina. Ayan, meron po akong nasubukan din yan. Ang ating kaibigan at kasama si Lagalag sa DWAD, ano po? Yan po noon ay nanlalambot na talaga, sabi niya, Mel, nanlalambot na ako. Bakit sir, ano nangyari sa inyo? Tatlong araw na akong nag-LBM. Po, sabi ko, oh, sige po. Ayan, pinainom ko lamang po nung ano, sabi ko, ayan. So, ganun ka-effective at nakarao siya, natuwa siya, hindi na rin siya nanlalambot. Imagine nyo, kaya yung vitamin C po na yan ay makakatulong po yan para po ano, para po makita ninyo, lumakas ang inyong immune system. So, tandaan po ninyo, ha? Vitamin C is very good. Ano po? Tandaan po ninyo yan. Okay. Anong klaseng vitamin C? Ayan, andyan dyan ang ating maximum vitamin C. Yan. Hindi po ninyo yan mabibili sa butika. Ano po? Meron pong ibang brand sa butika, pero ito po ay doon sa mga dealer po mismo. Makakabili po kayo niyan. Okay, pwede naman din yung meet up, pwede naman pre-delivery, depende sa inyong layo. Ano po, andyan lang po tayo sa Anggono. Okay, text lang po, andyan dyan po ang ating number sa ating monitor, sa ating screen. Yan. Kung kayo po ay taga-Anguno lang or kung kayo ay nagpupunta ng SM Anguno, madali tayong magkikita. Ano po? Okay, kaya tandaan natin, ang lahat ng yan ay lahat ng mga sakit. Tigdas, anuman, LBM, kayang-kaya yan, ha? Ayan. At pati yung ano, yung mga nadedengue, yan, maganda rin po yan. Sapagkat noong araw, ano po, nadengue po yung ang anak ng ating partner tandem, no? Vicky Custodio. Yan lang po. Binigyan ko po ng isang box yan. Basta, pag ano, ang tawag niya dyan ay miracle, no? Magic capsule, yun. Kasi, sabi ko, wag mo lang ipakita sa doktor na ipapainom mo yan. Sige, halo lang yan. Ngayon, ganun ang ginawa niya. So, madaling lumabas yung anak niya sa hospital. Bagamat, nasalinan na rin siya ng dugo, ano? Kasi, nasalinan na rin. Pero, imagine niyo, saan po kayo nakakita ng bagong labas sa hospital na dengue pagkatapos nagba-basketball? O, ayan. Ayan yun. Ganyan yung anak ni Vicky Custodio. Kaya natutuwa ako dahil nakakatulong tayo doon sa mga tao na ganyan. Okay. Nung meron din akong tindahan dyan sa Anggono Public Market, pagka may mga tao dyan na inaabot ng panghihilo, kakausapin ko, tapos maaano niya, hina-high blood daw. So, natutulungan din po natin yan. Experience ko rin po, nung ako'y nagpunta sa kapatid ko, nag-present tayo dyan ng vitamin C, pagdating ko po dyan sa May Robinson, meron pong dalawang magkaibigan na dyan nagtatrabaho sa Robinson, bigla na lang pong bumagsak yung isa. Buti na lang, may dala akong tubig at saka vitamin C, so pinainom ko kaagad yan. Tumayo po kaagad yung babae, parang nawalan siya ng malay, oo. So, nabuhay. Ibig sabihin, tumayo siya, nawala yung kanyang hilo, lumakas siya. So, ganyan po ang katindi ang vitamin C natin. Ano po, paniwalaan man po ninyo o hindi, yan po ay mga experience na nararanasan ko, naranasan ng iba, at maraming pa. Na simula noong 2010 na ininom natin yan, ano po, ako po ay pre na sa UTI at sa bato na nakadalawang beses na rin akong nag-ihi ng bato. Ayan, di ba? Imagine ninyo, 1980, 1977 ako nagsimula na magkaroon ng UTI, tapos nagkaroon na ng bato kasama. O, nilabas natin ng 1980. Yung pangalawa, 2008, no?
Ay nako, pabalik-balik lang po talaga. Kaya ingat-ingat lang din po ang ating mga sarili para iwas sakit dahil sa bulsa at sa katawan. Ito ay pasakit, di po ba? Okay. At ngayon po, tayo po ay pumapasok na sa ikalawang bahagi ng ating programa, Madam Butterfly and Friends. At narito po ang ating awitin ng Friends para sa inyong lahat. I've put you in a spot, though you just smiled. Still left with me a lot. We've been together, whether the times are good or bad. Always around. That would have put us out, but we're still here. Cause we're friends. The roads began to bend, we're still friends, and we'll be till the end. And our how it's always been, stronger than ever, forever. I know we'll always be good friends. Cause we're friends. The roads began to bend, we're still
Okay, maya-maya lamang po ay may inaasahan tayo na tatawag po sa atin, ano po, Lisa Sals, ano po to? Ang ating kaibigan, Salceda, ayan, si Miss Salceda Hernandez, okay? Ayan, Lita Salceda, ayan, happy watching po. Thank you for watching. At hopefully, nagugustuhan po ninyo ang mga topic natin ngayong araw na ito. Okay. Ayan. Adahin natin. Sir, pwede ka na. Okay. At habang hinihintay po natin si Sir. Okay. Antayin na lang natin. Okay. Batiin natin at magpasalamat po tayo sa lahat ng ating mga merong gumagalaw yata. Biglang ganun. Okay. Alicia, sino pa itong ating mga nandyan? Nandyan sa malayo kasi, ano po. Thank you for watching. At sa lahat po ng mga taga-subaybay ng programang Sweet Memories, Talakayin at iba, iba pa, kasama ang inyong lingkod, Madam Butterfly, ano po. Maraming salamat. Pagka Friday na ganito, kanina, ano po yan, meron pong mga ano dyan. Mula Friday hanggang Tuesday, ano po, may Sumba po dyan sa Lakeside Park, dyan sa Angono, Rizal. Nagwo-walking po tayo dyan. Thank you sa ating mga kaibigan dyan na nagbibigay na exercise dyan, no? Yung regular na exercise para din sa mga senior citizen at yung iba, halo-halo rin naman po. Ano po? Lahat po na gustong makipag-exercise, maganda po yan. Mag-join lang po kayo, hindi naman po mahal yan. Mag-aabot lang kayo ng 20 pesos ano, para po dyan sa, alam nyo na po yun, okay? At syempre, nakakatuwa po, na-enjoy ko naman ang pag-walking. Unti-unti, nababawasan ang ating mga taba-taba dyan at bumibilis yung aking hakbang. Ano? Ikaw ba naman kaya ang mag-round ng, ano, ng 5 rounds dyan? Kahit hindi masyadong malayo yan, aba, eh, nakakatuwa po naman. At saka yung sarap sa pakiramdam nung tayo po ay pinagpapawisan, di ba? Oh, kaya kayo, subukan po ninyo. Iba po yung pagpapawis na may kasamang exercise. Yan. Hindi lang tayo pwedeng sumabay yan talaga sa Zumba eh. Pero dadating ang panahon, pagka totally healed na itong ating mga tuhod, eh tiyak, makakasana tayo dyan. Ang isang napakagandang resulta niyan sa akin, mula nung matigil ako sa pagmumotor, ano po, nagmumotor pa rin naman, kaya lang nagsisingle pa rin tayo, gumagamit pa rin tayo ng single motorcycle sa paglalakbay natin, kagaya kahapon, ano po, dyan sa Kainta, sa tahanang walang hagdanan, ano, sa kanilang 46 sa founding anniversary, eh, nakakatuwa po. At sabi nga ni Kabab, ano, at ng kanyang wifey na si Miss May Delara, ano, eh, talaga namang babalik kami dyan, oo, promise, kakanta tayo kahit hindi, hindi magaling ang boses natin, makikijam tayo sa kanila, para naman kahit paano, nakakatuwa po silang tingnan, ang sasaya nila, si Dr. Needs, at saka yung isa pa niyang kasama, eh talagang nag-check up sila, nagbigay sila ng libreng consultation at babalik sila mga siguro mga 1 or 2 weeks na po, babalik po yung mga na-check up at ibibigay po sa kanila yung kanilang mga salamin. Yan. Maaga kasi akong umalis, kaya ang nangyari dyan, eh talagang ano po, talagang hindi natin po sila na anuhan, na tapos, hindi ko natapos yung aking pakikipagsama sa kanila hanggang 5 o'clock. Kasi nga, meron akong nakipag-meeting ako sa Rizal PNP Press Corps, ano po, at medyo, ayan, maganda rin naman po ang ano, resulta sapagkat nagkaayos-ayos din po naman ang mga tao dyan, oo, kasama ang ating mga kasama dyan. Mm-hmm. Okay, tingnan natin. Okay. Hindi ba pwede, Sir Nuts? Sir Nuts. Okay, hindi siya makano. Hindi pa maano 'yan. Hindi pa niya makita requesting. Ayan po. Tingnan po natin para naman na ano tayo. Okay. Sige. Habang wala pa rin naman, marami pa ring salamat at ang kwentuhan po diyan sa ating mga kasama dyan kahapon sa kanilang, hindi natin nakuha lahat ng kanilang mga pangalan. Salamat din kay Sir Michael, ano, Tapado.
Ayan. At tayo ay nakasama natin. Kengkoy din pala si Sir. magaganda ang kanilang mga tinig. At parang nakakahiyang makipagsabayan sa kanila. Madaling bumigay ang ating ano eh. Ating lalamunan, okay. Okay lang, pero kahit mga isang kanta, pwede na yan. Maganda din naman yan, okay? At ayan, tingnan natin. Ayan, Leta Salceda, ano yung sabi niya? Nanonood siya for you. We are watching, ano? Tama? Thank you po. At Alicia Innocencio Art Anzures, thank you rin po. Okay, sige lang. Okay, at sige. Kung ala pa rin po sila, sige po. Thank you po. Kasi, yan. Okay, wala na po siya. Okay. So, hindi na natin siya maintay. Okay. Habang hindi pa tayo, nagpupunta dyan sa mga ano na yan. Tingnan natin. Ano ba ang inyong kapalaran sa araw na to? Kung naghihintay po ba kayo ng inyong mga kapalaran? Okay, tingnan natin. Tarot at gabay. Ito po ay ang hula ni Madam Rosa. Okay? Akit swerte, ang tao ay demonstrasyon ng isip ng Diyos, kaya may kakayahan tayong gumawa ng sarili nating tadhana. Kung ano man ang maisip, masidhing iniisip sa lahat ng thought forms, ito ang mabilis na magaganap. Ano man ang kinatatakutan mo, iyan ang magaganap. Okay, so, akit swerte, iwasan, kaya pagandahin ang inyong thoughts. Pisces, February 19 to March 20, tarot symbol, success. Namnamin ang sariling tagumpay, tanggapin ang responsibilities ng tagumpay. Swerte sa kulay, kidlat red. Mm-hmm. Lucky numbers, 23, 16, 31, 53, at 45. Aries, March 21 to April 19, tarot symbol, the Miser. Maraming naiipon dahil sa iyong kakuriputan, pero iba ang makapakikinabang. Okay? Swerteng kulay, dollar green, at ang iyong lucky numbers, 27, 37, 41, 52, at 11. Taurus, April 20 to May 20, tarot symbol, schizophrenia. Ang iyong banal na gawain ay hanggang simbahan lamang. Dahil karaniwan sa iyo ang maging tuso at mapanlamang sa kapwa, darating ang panahon, kakapit ka sa Diyos. Swerteng kulay, sapphire blue, at ang iyong lucky numbers, 31, 18, 53, 52, at 45. Gemini, May 21 to June 21, tarot symbol, suppression. Dahil sa pagmamahal sa iyong ama, lahat ng nais niya ay sinusunod mo. Kailangang mag-orasyon meditasyon upang lumitaw ang sariling talent. Swerteng kulay, lilac violet. Lucky numbers, 13, 23, 45, 56, at number 10. Cancer, June 22 to July 22, tarot symbol, the lovers. Matutuklasan ngayon ang parameter ng pagmamahal. Simulan ang iyong pagmamahal sa sarili. Swerteng kulay, pearl white, at ang iyong lucky numbers, 43, 27, 11, 55, at 35. Okay. Leo, July 23 to August 22, tarot symbol, sorrow. Ang iyong hinagpis ang simula ng tagumpay, mag-orasyon, meditasyon para magabayan ka. Swerteng kulay, ilang-ilang green. At ang iyong lucky numbers, 11, 25, 46, 54, at 32. Ayan. Yan po yung ating unang bahagi. Ano po ang pagbabasa ng ating horoscope for today. At syempre,
Meron tayong music na nakalaan para sa inyong lahat. Ayan. Tingnan natin. Abangan natin. Ano po? Okay. Nakaready na yan. Kaya, Cloud, won't you please take me away? I can't find the single song that tells me a reason for me to stay. Hey, 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 Mr. Cloud, take me away. High up above, all my cares are down below. You can't see much more than and there's so much I want to know. Oh, 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 Mr. Cloud, when can we go? Lucky you, I've done a lot of drifting in my time. I've always kept my distance from the cloud. Looking up, I try to keep your freedom in my mind. I wanna leave, I really do. I'll pack a bag and come with you, Mr. Cloud. Hey, Mr. Cloud, if it's sorrow, can we do? I will follow. I'm going through, oh, 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 Mr. Cloud, I'm coming through. Lucky you, I've done a lot of drifting in my time. I've always kept my distance from the cloud. Looking up, I try to keep your freedom. I wanna leave, I really do. I'll pack a bag and come with you, Mr. Okay, at ang nalalabing anim na ng inyong horoscope, Virgo. August 23 to September 23, tarot symbol, slowing down. Planuhin ang lahat ng gagawin para makapag-save ng energy upang mag-relax. Your lucky color, tangerine. At ang iyong lucky numbers ay 28. 52, 45, 36, at 12. Libra, September 24 to October 23, tarot symbol, we are the world. Makikilala ang iyong kakayahan sa buong mundo. Marami kang natulungan. Swerteng kulay, crimson red, at ang iyong lucky numbers, 25, 13, 53, 45, at 31. Scorpio, October 24 to November 22, tarot symbol, control. Laging mag-orasyon, meditasyon upang positive ang control sa isip. Swerteng kulay, mango orange. At ang iyong lucky numbers ay 13, 21, 56, 41, at 35.
Sa Sagittarius, November 23 to December 21, Tarot Symbol, The Sun. Nabasag mo na ang mindset na pagmumura ngayon. Maswerteng events ang maaakit mo. Swerteng kulay, fuchsia pink at ang iyong lucky numbers, 15, 25, 31, 51 at 45. Capricorn, December 22 to January 19, Tarot Symbol, Maturity. Naging responsable ka kaya natanggap sa trabaho. Swerteng kulay, blue haze. Lucky numbers, 21, 58, 15, 43 at 33. Last but not the least, Aquarius. January 20 to February 18, Tarot Symbol, Burden. Tanggap mo na ikaw ang mag-aalaga sa iyong elderly parents. Swerteng kulay, sun yellow. Lucky numbers ay 48, 32, 53, 13 at 26. Okay. At babatiin natin ang ating Junakis, Avon Pearl Mira. Ayan, nandyan siya sa, nakalimutan ko yung kanyang bagong sa, Oceana. Okay? PNO Cruises Oceana. At siya ay magdiriwang ng kanyang ika-28 kaarawan. Hala, happy birthday bukas. Ano anak, pinabati na kita sa iyong kaarawan. Happy, happy birthday. At nais kong ihandog sa iyo itong ano, gusto ko yung Closer to You eh. Maganda yon. Ano yun, no? Kay Gino Padilla? Closer, you and I. Habang hinahanap, ay para sa ating mga birthday celebrants ngayong araw na to, bukas hanggang sa susunod na linggo, ay magandang-maganda at masayang-masayang happy birthday. Happy na, no? Masaya pa talaga, talaga naman. Oo. Para sa inyong lahat, Closer, you and I, para sa mga birthday celebrants, happy birthday. Must be love at first sight. You were just part of a dream, nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. Smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it time, just a little more time. We'll be together.
Okay, abangan natin. Tatawag ang ating partner, Vicky Custodio. Yan, tingnan natin. Re-ready natin, ha? Kasi itong ating cellphone ay naka-setting siya. Okay, connections. Ayan, mobile network. Ayan, SIM manager. Ayan, okay, tawag tayo. Natawag siya. Okay, ngayon. On, ayan. Okay. Tawag na, partner Vicky. Oh. Ako na lang kaya ang tatawag sa iyo, partner. Bigay mo yung number mo. Hindi, siya pala ang dapat. Tawag ka, partner. Okay na. Icon, SIM 2. Okay. Ayan. Kanina hindi nakatawag sa atin si Sir Nats, ano? At ngayon naman ay ang gustong mag-report ay ang ating partner, Vicky Custodio. Where are you? Okay na. Oops, tumatawag siya. Okay, sige. Okay, habang tayo po ay... Ay, wow. Ay, wow. 093914. Naku, patay. Nagkaroon ng ano... Feels like water from the river to the sea, and I'm swept away from sadness, clinging to partner, kumilig, babala sa mga kandidato, ha? Okay, sige. Okay, go. Ayan, nasa kabilang linya ang ating partner tandem, Vicky Custodio. Tuloy, partner. Yes, magandang hapon sa inyong lahat. Sa inyong programang Sweet Memories ni Madam Butterfly. Yes. Kumilig, babala sa mga kandidato. Posibleng pagbayad ng mga commission on election ang mga kandidatong mayroong authorized poster na naglalagay sa kanilang campaign materials sa mga pinagbabawal na lugar. Inihiyag ito ni Commissioner Rowena Guanzon, buusod sa patuloy na paglabag ng mga kandidato, bagamat ultimatum ng COMELEC na mayroon na lamang hanggang Pebrero 14 upang bagkasin at palagkasin ang campaign poster. Partikular na tinutukoy ni Guanzon ang dating presidential adviser on billboard sa Pasay City. Sa ilalim ng COMELEC rules, ang mga poster na gawa sa tela, papel o cardboard ay hindi higit sa 2x3 at habang hindi higit sa 3x8 feet ang mga streamer. Apela ni Guanzon ang mga kandidato ay makipagtulungan sa COMELEC upang pantay-pantay ang labanan ngayong halalan. Hindi naman sila mahigpit, subalit ito ang nakasaad sa batas na dapat sundin kasama ng Mel Mira. Oo, tama naman yan. Oo nga, partner, kasi makikipapapansin natin yung iba, partner, mas malaki pa. Yung mga nilalagay nilang sobra-sobra. Oo. At bukod dyan, partner, meron pa tayong mga nakikitang mga nakasabit sa kurente. Alam naman nilang bawal po. Oo, baka mami, magliyab eh. Alam mo naman, lalo na ngayon, panahon na mainit. Kabi-kabi lang ang nagaganap na sunog. Isa din yan, partner, dahil yung mga ginagamit nilang tarpaulin is plastic din yan. Oo. Pag inilagay mo yan sa kurente, posibleng pagsimula ng sunog yan. Ngayon pa namang palapit ang Marso, abbreviation fire tayo ngayon, di ba? Oo nga. Okay. Eh, nasaan ka ngayon, partner? Pwede bang malaman? Partner, sa ngayon nandito ako sa Pampanga, kung saan, partner, dito tayo nakadestino.
para magbigay ng iba't ibang Rizal at Pampanga. Okay. At Fernando ang ating site ngayon, partner. Oo, kasi kahapon alam ko dadalo ka kahapon sa meeting pero hindi ka nakarating, no? Oo, partner, kasi partner bigla ang partner lumuwas ako, partner. At hindi ako nakahabol. Pero partner, so far sana naman ay magandang kinahinatnan ng ating PNP Press Corp meeting. Oo, andun nga ako eh. So, okay naman. Sana maging napakaganda at maipagmalaki ng pamunuan dyan sa PNP, ang Rizal PNP Press Corp, ano? Tama lang, partner. Sana maipagmalaki dahil partner tayo din ang magiging. Tayo din, partner, ang magbibenepisyo. Kung ang ating PNP Press Corp ay naipagmamalaki natin at nakikita nila yung mga ginagawa ng ating mga kasamahan, tayo mga mamamayag, eh siyempre sarap ng feeling. Oo, na maramdaman nila at may bahagi natin yung iba't ibang pangyayaring nagaganap sa loob at labas ng bansa, lalong-lalo na sa ating lalawigan sa Rizal. Oo. At sa talagang ang focus ng ng PPO natin ay diyan talaga sa Rizal. Rizal kasi ang ano natin talaga. Kaya masaya naman. At magiging maayos 'yan. Kasi talagang nakikipagtulungan ng lahat naman. Yan, partner, sana nga, partner, dire-diretso na yan, tuloy-tuloy na yan. Sabi nga, straight ahead lang tayo, tumutok lang tayo kung ano ba yung gusto nating gawin sa ating mga kababayan. Kasi, partner, para tayong politiko, tayo yes. ang tagapagsalita ng mga nagaganap dyan sa atin, dyan sa lalawig ng Rizal. Oo nga, partner. Kaya nga, magiging ano yan, kung talagang may pakikita natin ang lakas ng pagkakaisa ng mga Rizal Press Corp. Partner, bukod pa rin dyan, partner, ano? Yes. Dapat, partner, yung sinasabing unity, hindi lang sa officer and member, dapat pang kalahatan, partner, di ba? Yes. Kasi yung pag magkakaisa tayo at nagkakaisa sa isang adhikain, walang imposibleng magampanan ng tama at magawa ito ng tama at sapat na yes. pamamaraan. Tama ka dyan. At yun nga rin ang pinapanalangin ko, gayon din doon sa doon sa harapan ni Sir De Vega. Nakalimutan ko yung sorry po ah. Baka kayo natin, partner. Oo. Pasalamatan din natin siya, partner, dahil sige. Partner, mahabang PC niya. Sa akin, sa restore, sa atin, sa mga, siyempre, lahat niya mamonitor niya. I would like to thank din sa lahat ng mga nakaupo dyan sa PPO. Especially yung ating PNP director dyan, acting director siya, Lou Evangelista, Prias Evangelista. Ayan. At saka, batiin mo na rin ang ating mga pamunuan dyan. Yes, at babatiin ko din to, pagkakataon ng batiin, mga yes. taga-Rizal. Siyempre, lalo-lalo na ang ating governor, Rebecca Nini Enares, at siyempre naman ang mayor ng Antipolo, June Enares, at ang aking mayor, ang binangonan mayor Cesar Enares, at sa lahat ng mga mayor dyan sa binangon na Rizal. Yes. Sana po ay magampanan nyo yung serbisyo publiko, hindi lang sa araw ng eleksyon, kundi sa darating na mga araw pa. Kung nakaupo kayo at makaupo kayo, sana po pagpatuloy ninyo yung mga inyong nasimulan para sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Rizal. Yes, tama ka dyan, partner. Okay. Partner, batingin na din, partner, ang Vice Governor, partner. Sige lang. Walang iba si Ma'am Pinky at Labayan. Hindi ba minsan, partner, bisitahin? Yes, partner. Alam naman, partner, malapit yun ang kaso natin yan. 2010 diba? Pa yun. Oo. 2000 lang tayo. 10. Talaga namang naging mabuti sa atin, sumuporta tayo sa kanya mga adhikain. Yes. At sabi nga, ang gawang tama, kailanman, partner, hindi ito mabubuwag. Oo. Hindi man sa senaryo ngayon, pero darating amdal someday, tulad ngayon, partner, na nakaupo na ngayon, ang ating Vice Governor, Josepina Gatlabayan. Oo, congratulations sa kanya. At ito, halalan, kasama sila sa halalan, di ba? Partner, kung mapapansin mo rin, partner, kasama din yung partner. Siyempre, partner, yung iyong idolo, yung iyong kapartner, si Boy si Kenya, sa numero sa East, hindi naman natin sinasabing iboto dahil bawal pa, ay talagang, kamustahin na lang din natin si Cap Boy, si Kenya. Si Kenya, na Oo. Best friend mo, na best Oo. Friend ko. Oo. Best friend tayo, mo. Bakit natin, sige. Bakit natin best friend? Kasi partner, pag may nakita natin, alam natin tamang ginagawa ng Oo. Isang mga politiko, natatandaan natin sa puso natin dahil alam natin, yun ang tamang tao na dapat natin ay nandyan Oo. Sa posisyon. Dahil nakikita Oo. Natin, maganda ang ginampanan niya. Hindi natin bilang. Partner, hindi natin siya pinapopogi.
talagang pogi na siya. Pero yung kanyang mga ginagawa, talagang, at ginawa niya, ipinagsilbi niya sa bilibiran, talagang kahanga-hanga. Hindi tayo nag-ano. Okay. Oh, naputol ang ating partner. Hindi bale, okay na yan. Oh, ay, andyan pa siya. Ano? Yes, partner. Naputol. Ano, what happened? Siyempre, partner. Alam mo naman, partner, naka-ano lang tayo. Pangmasang ano, load, ano. Humihinto talaga ito ng kusa. Yes, partner, hindi natin pinapapogi ang dati ng pogi. Dahil, siyempre, pag sinabing pogi, ibig sabihin, hindi lang sa nakatalikod, hindi lang sa nakaharap, kundi patuloy at tuloy-tuloy ang kanyang ginawang servisyo. Idol ko yan. Idol ko po yan. Si, yes. Ano, si Capboy, si Kenya. Yes, oo. Kaya ako sa ipatang binabanggit. Dahil nakakatuwa yung tumaas yung kanyang gustong tungkulin, partner. Dahil alam naman natin, partner, yung partner sa puso mo, yung marami siya nagawang kabutihan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanyang nasasakupan dyan sa barangay Bilibiran. Oo, at saka naniniwala ako, partner, hindi papabayaan yan ang mga taga-binangunan kasi talagang sa napakarami ng kanyang ginawa sa bayan, ano? Lalo na sa partner, kanyang barangay, wow! Oo, partner, ito rin, partner, ano, natuwa din ako, partner, kay Tintin na Serda, partner, ano? Ito, partner, tumatakbo din ata siya, partner, na counselor. Uh-huh. Ang babaeng counselor dito sa lalawigan sa bayan ng Binangon, ng Rizal, na talaga na mga lumalaman. Nung nabasa ko lang, hindi naman niya alam na favorite ko din siya. Kasi natutuwa ako sa mga ginagawa nila, partner, eh. Uh-huh. At binabanggit ko sa'yo, partner, dahil minsan nadaanan na natin yan, minsan na nakita na natin yung kanilang servisyo publiko bilang isang kapitan na ngayon upgrade siya, partner, ay tatakbo siya bilang konsehal ng bayan. Oy. Ng Binangon na Rizal. Teka muna, mayor pala yan, ano, di ba? Hindi. Partner, ang tinatakbo niya, partner, ay counselor. Counselor. Si, ano pala, naalala ko kasi yung, ano, si Cap. Hindi pa sila ngayon, di ba? Sinong Cap? Cap ang kaibigan natin dyan sa Mahabang Parang. Ay, Cap sa Mahabang Parang, partner. Ating partner, si Kapwang. Pilipuang? Hindi. Sa Mahabang Parang, sa Binangunan. Si Romeo Imor. Sorry po. Yes. Si Romeo Imor. Alam mo bang partner, si asawa niya ang nakaupo ngayon? Ang asawa niya, partner, ang nakaupo ngayon. Yes. Kaya babatiin ko na isang magandang hapon, si Kapitana Aragones. Aragones. Talaga naman, partner, isa rin yan sa atin, partner. May ispat sa puso natin yan. Dahil, partner, nung tayo ay may mga ginagawang programa, sila ay sumusuporta. Alam nila na ginagawa natin para sa taong bayan, partner. Kaya saludo tayo. Nakaupo at hindi sila nakaupo during the time, partner. Alam mo yan. Yes, pero tama. Patuloy pa rin yung ginawa nilang tungkulin sa atin. Na makatulong sa ating ginagawang tungkulin bilang maghayag. At bilang sa mga programa natin, partner, yung gift-giving sa ating mga kababayan, di ba? Yes, oo. Nakakatuwa, no? Yung mga gift-giving na yan. Ay, uy! Partner, papaalala ko lang sa iyo. Sa October, ay 10 years na tayo. Magplano ka na kung ano na ang ating gagawin. Ayan, partner, alam mo na yung utak ko, kung ano yung tumatakbo sa utak ko. Ngayon, ako ay freelancer na isang mamamayag, partner, at ako yung nakapartner, nakabase din sa paikot-igot lang ako ng Olongga po, dito nga sa Fernando at ng Rizal. Partner, lahat siguro yung magagampanan natin, partner. Maraming salamat sa iyong programa. At okay. Sana, partner, lumawig pa at maraming ka pang tao matulungan. Yes, okay. Thank you, partner. At ingat-ingat ka lang, ha? God bless you. Mula dito po sa lalawigan na Rizal, itong yung lingkod. Kasama ni Madam Butterfly na another one. Bigay ko studio po para mabalusin ng boss at mabuhay ang programang Media X-Ray. Okay. Yan, thank you. At yan lang ating kaibigan, Vicky Custodio, ano? Ayan. Yan ang mga bagay na bagay sa mga kabataan na ganyan, no? Yung mga active na makapag-ikot. Kasi ang mga may edad na, hindi naman natin inaano ang kanilang, ibig ko sabihin, mag-ikot. Ibig ko sabihin, kahit saan pwede silang ma-assign, ano? Tinatama ko lang po yan kasi yung sinasabi na pag-iikot, minsan merong hindi magandang kahulugan para doon sa ibang mga media at doon sa mga tao na naiikutan. Ayan, ano po? So, itama po natin. Yung salitang pag-iikot na iyan ng ating kaibigan, Vicky Custodio,
radyo ay yung kung siya ay na-assign diyan sa San Fernando, Pampanga, mula sa Olonga po, ano po, ay nakakatuwa po naman na sa kanyang bata pa naman kasi si partner. Oo. Ako po eh hanggang dito na lang muna, ayan. Dahil nga din sa aksidente, hindi na rin ako masyadong nag-ano sa pag-motorcycle dati. Kaming dalawa niyan ang magkasama na partner Vicky. So, anyway, sa lahat po ng mga nakakilala sa amin, sa lahat ng mga naging kaibigan namin diyan sa lahat ng barangay diyan sa Binangunan at doon sa mga nararating niya, marami pong salamat sa mga alaala. Yan ay isa sa mga sweetest, marami sa mga sweetest memories na naging bahagi ng buhay ko sa mula nung magkasama kami ni partner Vicky. Tandem po kami ang tawag po sa amin, tandem Mel and Vicky. At yan po yung pagka kami nagkakahiwalay. Wala, yan na po. Hahanapin ni Kapitan. Yan, si Kapitan Boy, si Kenya, naghahanap yan. Asan si ano, Vicky? Ay, naku, naka-assign po doon. Yan. Hinahanap ang isa. Siya din, hinahanapan. Asan si Mel? Sabi niya, ay, ando doon po. Kasi po, nabigyan kami ng assignment na hindi kami magkasama. Yan po yung aming mga nagiging dahilan. Kaya hindi kami nagkakasama ni partner. At lalo na ngayon. So, ako po naman ay natutuwa sa kanya dahil dyan sa media expose niya na programa niya at siya yung nandyan sa field. Ano? Good luck. Ingat-ingat ka lang, partner Vicky, sa lahat ng iyong mga assignments dyan. Okay. Ayan po. So, tuloy-tuloy po ang ating programa. Tayo po ay ang oras natin ay alas dos. Ayan, tingnan mo na. 44 ng hapon sa buong kapuluan. At bakasin natin ang mga, yan, ano ba ang mga, yan pong ating mga pinaggagawa, ano po, na naisishare po natin dyan sa Facebook, doon sa mga nakakakita po ng mga inilalive ko, yung mga Zumba dyan, yung pagwo-walking namin. Alam po ninyo, nakakatuwa po yan na iba-iba. Ang isa sa nakakatuwa pa rin sa akin po, ano, yung mga nagwo-walking dyan. Alam po ba ninyo, pati po yung kambing ay nakatali, nagwo-walking din. Kasama ng kanilang amo. Meron pa nga dyan, ano, yung baboy na Tagalog. So, itim na baboy yan, maliit. Talaga, ang cute-cute naman. Yun naman, ang ginagala ng isang nagwo-walking dyan. At ang marami po dyan sa aking mga nakikita, ano po, hindi ko lang po ma-share sa inyo ang ating mga picture ngayon, ano? Pero minsan gagawaan po natin ng paraan ay mga iba't ibang klase ng mga aso, ano po, merong 4 na taon pero napakaliit pa niya, ayan, no? At meron pa rin na merong malaki, merong maliit, merong napakaliit, tapos nakadamit pa. Tuwan-tuwa po ako dyan sa mga yan. At ang isa sa pinaka-the best na katuwaan po para sa akin, yung makapaglakad po ako ng mahaba. Ano po, na halos 30 minutes, nagwo-walking ako, na ayan, titigil. Pagka medyo meron akong namimit na mga kasama na hindi natin nakikita, na naaalaala, ano po, bigla na lang. Matagal na kaming hindi nagkikita, nakita ako dyan, nagwo-walking siya. Mag-walking po kayo habang panahon ng tag-araw. Ano po, masaya pong mag-walking doon, lalo na pag Sabado at Linggo may Zumba. Pangmaramihan po yan sa grupo ni Helen Sambo, Ventura Sambo. Ano po, ang grupo naman ni Christina Lalik ay pag Friday, yan, Friday, Monday, at saka Tuesday. Yan. Punta po kayo doon at mapasyalan nyo naman po ang aming ipinagmamalaking Lakeside Park. Ano po? At gayon din, nung minsan naman ay nag-ano doon, nag-taping ang Amazing Earth ni Ding Dong Dantes. Ano po? At nito nung kamakailan, nito lang, nung makalawa, ay dumating po doon ang si Miss Sarah Duterte. Ano po? Okay. Okay po. At yan po yung mga pangyayari po doon sa Lakeside Park. Okay. At syempre, pag po ako nagwo-walking doon, alam po ninyo, piling bata, doon ako, pagkatapos naming mag-walking, mag-aalmusal kami ng aking pinsan. Then, punta kami at sasakay kami doon sa swing na pang-apatan. Nagduduyan po kami doon, nagkukwentuhan, tapos dalawa yun, dalawang set yung ano na yun, yung swing na yun, kaya
pati yung kabila, ayan, naanuhan natin, na napapagkwentuhan, nakakakwentuhan, iba-ibang mga tao na doon natin nakikita at nakakadaupang palad. Meron din naman na mga dating kakilala na hindi mo nakikita. Parang ano, di ba? Parang Facebook, kahit na nasa malayo sila, ay feeling mo, kaharap mo lang sila. So, batiin natin ang ating mga kaibigan na nasa Canada. Si Bilma, Mira, ayan, lumabas. Sino pa? Sa Jeddah, si Sonia Mira, ayan. Sa Singapore, si Mix Malayo. Sa Canada uli, si Aurora Barikwatro. Yan. Yung ating mga friends dyan. Si Emily Dawi. Nandiyan pa. Hindi pa umuwi. Yan. Nag-i-enjoy pa siya. Kalalaboy niya. Sige. Pasalubong. Pasalubong. Nag-anap na pasalubong. Oh. sino pa? Si Arlene Rojas. Dyan sa Virginia, USA. Marami po tayong mga kasamahan dyan. Sino pa? Si Luz, si sa Netherlands. Si Lucy Makinyana. Yan po. Yan po yung ating mga kaibigan na nandiyan dyan. Meron pa pong iba kaya lang hindi pa natin mabanggit. Ano po? At batiin na rin natin si Maymay Javier ng Lifestyles dyan sa Canada. Ano po? Dyan siya nag-opisina at siya ang nag-a-assist sa mga kapinoyan dyan na nagkakaroon ng mga kapartner, ano, na ipapadala sa kanya, basta ipapaalam lang sa kanya, ay na-assist niya po ang ating mga kababayan dito na merong ma-sharean sila doon sa Canada. Okay. So, maraming salamat. Napakasaya po ng araw na to. At itong si Sir Nuts naman, ay hindi na natin hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon, no? Na makita na naman natin at matawagan, sir. Okay, wala tayo dyan. So, itong ating ano ngayon ay 40 automatic connect naman tayo. Yan, sa 917. Okay. Okay. So, napakasaya ng araw na to. Ang pangyayari kahapon sa tahanang walang hagdanan at ang pakikipagpulong sa samahan ng mga ng Rizal PNP Corps, ano po, eh talaga namang nakakasaya sa ating kalooban para magkaharap-harap naman yung mga hindi magkakakilala sa pangalan na lang nagkikita-kita at yung ibang mga dating kakilala natin na nakasama na rin dati natin sa mga naunang pamunuan ay nakita muli natin. Yan. Maging maayos nawa ang ating mga samahan, mag-level up sa magandang patakaran at pamamahala ng ating bagong PIO dyan po na ipinaglalaban ang kanyang Rizal PPO Officers PNP. Ano po? Okay. Press Corps. Rizal Press Corps. Okay. Isang awitin po sa ating kaibigan para sa inyong lahat. Darling, here lies happiness.
Ayan, isa sa pinakamaganda kong gustong-gusto, isa sa mga magaganda kong gusto. Lahat naman gusto ko yung mga kantahin ng ating idol, Nora Honor, ano? At isa yan sa mga kabisadong-kabisado ko rin noong araw. Oo. May hapon, tapos may kaprasong English. Ay, ano pala, may kaprasong hapon. Biglang ganun, ano? Japanese. Okay. Oh, si Sir Paul Osber. Hi po. Thank you for watching. Okay? Mhm. Inaasinta talaga natin yung ano, yan nakalagay na ano, na mga pangalan nila diyan. Okay? Yung pangatlo sa taas. Hmm? Net. Net De Leon. Okay, at yung sunod? Mila Lapos, hello. Ito yung pinsan ni LV. Diyan sa ano, sa Bulacan. Ayan 'yon. Hello po. Thank you for watching. Maraming salamat at kayo po ay nakasama ko pa rin at kasama kahit ganito na medyo malapit-lapit na tayong mamaalam. Ano po? So, we have still 8 more minutes. Okay. At si Sir Nuts ay hindi na natin nakadaupang palad na po. Okay? Ano pa? Oh, ayan, sige, chika-chikahan na lang tayo. O, basta tandaan po ninyo na ang ating pong ginagawa na ito ay meron tayong mga pwede ninyong mapakinabangan. Ano po? At magtanong lang po kung meron tayong halimbawa, andiyan po yung ating partner tandem si partner sa kalusugan. Lerma Mendoza, ano po, pagka nasa mga oras na yan tayo, tanong po kayo sa kanya kung meron po tayong gustong itanong. Ano po? Para nasa gayon, masasagot din po natin yon. Okay. Okay. Lita Salceda, watching you for you, Mel. Okay, thank you. Ganda ng superstar with a golden voice, Nora Honor. Oo, totoo yan. Yan ang isa sa mga itinatawag sa kanya. Okay. Okay. Oh, Sir Paul, thank you for watching muli. Bihira na tayong magkita. So, nakalimutan ko kung nagkita tayo last time diyan sa ano, sa gawad ano, natin. Okay. At habang tayo po ay nag-iintay pa ng konting oras, ayan. Eto, may time pa. Bigyan tayo ng ano dito. Bibigyan ko kayo ng juice cure. Ito yung mga pwede ninyong itimpla. Kung kayo po ay ano, i-shake po natin. Kung kayo po ay nadidepress. Ano po? Kasi po ang depression, minsan ito ay hindi naman basta kung saan-saan. Ano? Iba-iba po ang pinanggagalingan ng depression. No? Kaya hindi natin malaman. Basta kung kayo po ay nadidepress, mag-ano lang kayo. Mag-shake kayo ng carrot, apple, spinach, at beet. Mm. Okay, yun yun. Tapos, kung kayo po ay hina-high blood, ito po yung ating mga pwedeng ano, inumin. Ano po, pagsaluhaluin. Beet, apple, celery, cucumber, at ginger. Ayan po yan. Iyaano nyo lang po. Maganda po yan kung meron po kayong maliit na shaker, ano, yung 3-in-1 kung tawagin nila. Ano po, yung isang ano noon, yung isang bottle, halos dalawang baso po yan sa regular na sukat. Ano po, maganda yon umaga at saka hapon po ninyo inumin or sa bago kayo matulog. Ano po, kasi nakakaigi po yung mga sinishake natin na yan para doon sa mag-eliminate ka rin ng dumi sa umaga. Ano po? Pagkagising po ninyo sa umaga, inom lang kayo ng dalawang basong tubig na mainit-init. Yan po, inumin nyo po yan. Tapos kung anong gusto ninyong gawin, maglakad-lakad kayo, mag-ikot-ikot kayo dyan sa loob ng bahay ninyo, makakatulong po yan bago kayo makakapaligo, etyak, sa success na kayo. Ano? Okay, kung meron namang kidney stone, at kayo po eh talagang mahirap naman din talagang kakainin ito ng pakain-kain lamang. Hindi talagang i-shake na po ninyo ito. Orange, apple, watermelon, at lemon. So, yan po yung ating mga pwedeng i-share. At dahil po tayo po ay malapit na pong magpaalam. Ano po? Lagi natin pong tatandaan. Ano po?
na kung meron po tayong mga sinasabi at ipinapaalaala, ito po ay ang dahilan po nito ay huwag po kayong magsasawa doon sa paulit-ulit nating sinasabi, ano po, mga paalaala, dahil po yung mga paalaala ayan po ay gamot para po doon sa mga tao na madalis mabilis makalimot. Halimbawa po, kung kayo po ay gusto ninyong maging maayos, anim lang naman po yung tatandaan natin. So si Dr. Diet, si Sunshine, ayan, lalo na yung Sunshine natin, ano, kailangan nandiyan lagi yan. Pagising niyo po sa umaga, lumabas lang po kayo o umakit sa taas ng bahay ninyo. Kung meron po kayong pwedeng pagbiladan, doon po kayo magbiglad. Mga bandang alas 8 yan hanggang alas 9, maganda po yung mga oras na yan para makuha niyo po yung vitamin D na nanggagaling sa araw. Ano po? At yung pong exercise, ayan, kung meron pong Zumba o kaya kung nahihiya po kayo na mag-Zumba sa maraming tao, meron po kasing ganyan eh, mahihiyain po eh. Ang gawin na lang po ninyo, mag-record na lang po kayo ng kanta, di sa bahay ninyo, mag-ano kayo, gayahin nyo na lang po yung mga nagsusumba, ano po, kahit naman po anong klase yon magagawa naman po ninyo. So, nawa itong araw na ito, marami po kayong natutunan sa ating mga napag-usapan, sa ating mga pinagsamahan dito ngayong maghapon na to, aral-aralan, ganyan, no? At doon sa mga tao na nakasama ko kahapon, grupo ng Pinoy Kooperatiba, kay Miss Melba, kay Miss May Delara, ay maraming salamat. Kay JR din, na anak ni Sir Delara, si Bunsoy niya. So napakalaking tao, ano po? Malaking tao, malaki din na katawan. Siya yung kanilang photographer video, nagbibideo din, ano po? So, thank you po sa tahanang walang hagdanan. Babalik daw po kami uli dyan. At nakakatuwa po. So, I'm looking forward to seeing you again. Ito po ang inyong lingkod hanggang sa susunod na Biyernes. Paalam! It's time to say goodbye. It hurts to even try. I can't